I wanna be happy, happy tonight. Welcome back to my channel. Ayan, para sa ating video ngayong araw, isa ka ba sa mga nagtatanong o naghahanap ng sabon na pwede nating gamitin na makakatulong sa atin para mapabilis natin yung pagpapafade and pagtanggal ng ating mga scars. Ayan. And kung mahilig ka sa mga pampaputi, for sure, nagamit mo na to, itong sabon na to. And ayan, kung gusto mong pumuti, ayan, isa to sa mga mura and effective na pwedeng-pwede nating subukan. And syempre, hindi lang kasi niya mapapaputi yung skin natin. Ayan, syempre, nakaka-help din siya na mapafade yung mga scars natin, matanggal yung mga scars natin, dyan yung mga blemishes natin sa skin natin. Ayan, and itong sabon na to, ayan, ay hindi na siya bago. Ayan. And actually nga, naglipa na nga yung iba-ibang klase ng sabon na to. Ayan, may mga branded, may mga local, ayan, may mga mura, may mga mahal, ayan, and syempre, may mga effective, and ewan ko dun sa iba, kung hindi ko pa kasi na-try yung iba na mga kagaya nito na sabon, ayan, pero itong sabon na to, na-try ko talaga siya, and effective siya sa pagpapaputi ng skin natin, ayan, and nakaka-fade talaga siya ng mga scars, ayan. Siguro nagigets mo na kung ano yung sabon na tinutukoy ko dahil ano nga to, yung kilala nga to, isa to sa mga kilalang sabon, ayan, sa pagpapaputi ng skin, ayan. Mukha ang anak ng inay dahil na-excited siya sa bago niyang lipstick, ayan, kasi nag-sale, ayan. Nag-sale kasi, and ayan, sobrang na-excited ako kasi, ano siya, 7 na peraso and nasa 200 pesos lang siya, ayan. So, sobrang ano ako, na-excite ako masyado kaya napa-makeup ako ngayon. Ayan. Nagigets mo na siguro, sorry sa aking commercial, nagigets mo na siguro yung tinutukoy ko na sabon. Ito nga yung Kojic Acid Soap. Ayan. Sobrang ganda nito, ang bilis nitong umi-effect sa skin natin. Ayan. Ayan, itong sabon na to, sobrang dami ng mga, ano nito, mga ganitong sabon. Yung mga brand na mga sikat ngayon ay may mga ganito ng sabon na may Kojic Acid Soap na sila. Meron silang klase ng Kojic Acid Soap. Ayan, itong si Belo, si Kojic, si RDL, and si Kojisan, ayan, na-try ko siya. Na-try ko si Belo nung yung ginawan natin ng video na nilagyan natin siya ng ano, ng pang-alternative natin sa Glutadrip, ayan. Yun, nagawan ko siya doon, ayan. And, ayun, ganun din si RDL, ayan. Pero, ang matagal ko talagang nagamit is yung si Kojisan, dahil nga yung kapatid ko dati is nag-ano siya, parang dicer siya, nag-dicer siya ng sabon na to. And, ayun nga, meron silang nakukuha na pwede nilang ipagbili ng mas mura yung mga pinagkatan ng sabon, yung mga scrap noon. Ayan, sobrang ano, sobrang effective niya. Ayan, syempre, una, first time kang gagamit, ayun, makaka-experience ka ng yung mahapde, lalo na dito sa liig, kasi manipis yung skin natin dyan. Mahapde, ayan. And, ayun nga, pag minsan nga, nagkakaroon ako ng parang, ano, yung kurot-kurot kasi gawa nung sabon dati nung unang-una ko siyang gamitin. Pero ang dapat palang paggamit nun is ang una mong sasabunan ay yung sa paa mo hanggang yan, pataas. Para ang babad na babad is yung nasa babang part ng katawan natin kasi iba yung ano dyan, medyo makapal-kapal yung skin natin dyan sa babang part. Ayan, para ano, para yung dito sa mga part ng liig natin ay hindi siya ganun mababad and para hindi mahapde. Pero sa lahat ng brand kasi ng Kojic Acid Soap, ayan, for me ha, itong si Kojisan yung may pinakamura kasi madalas natin siya makita in bundles na halimbawa 50 pesos, 2 peraso na siya, or 75 pesos, 3, or meron pa yung 100 something, ayan. Mas nakaka-less ako doon pagka halimbawa gagamit ako ng Kojisan. Ngayon, hindi na ako gumagamit nito, paminsan-minsan na lang kasi ayan nga, ang madalas namin nagagamit dito sa bahay ngayon is yung Safeguard. Ayan, lalo na nung nag-quarantine. Ayan, medyo nag-stick muna kami sa Safeguard. Ayan.
And dati kasi nga, yun nga, parang nakakalibre ako ng sabon dati. Kasi nga yung kapatid ko nga is nag-dicer siya ng brand ng Kojisan. Ayan, kaya naka-free ako nung kojic acid soap. Ayan. And masabi ko talaga na isa to sa mga sabon na pinakamadaling makapagpa-fade ng scars and makapagpaputi ng skin natin. Ayan. And syempre, para magamit natin ng mas effective pa sa pagpapafade ng ating mga scars and pangtanggal din ng mga anik-anik natin dyan sa skin natin, is sasabayan natin siya ng scrub. So, di ba pag gagamit tayo ng kojic acid soap, ay ibababad natin siya ng for at least 2 to 3 minutes sa katawan natin bago natin siya babanlawan. Kasi pag ganun yung way ng paggamit natin sa kanya, and ganun talaga dapat yung paggamit natin ng kojic acid soap. Kasi nga, ano siya, papalambutin niya yung mga dead skin cells natin sa katawan natin. Ayan. And, mas madali nang matanggal yung mga dead skin cells natin, yung mga libag-libag natin. Ayan. And super perfect pag gagamit tayo ng body scrub. Ayan. Pwede naman tayong gumamit ng DIY na body scrub like yung combination ng sugar and ng baking soda na shinare ko sa inyo before. Ayan. Kung hindi niyo pa yung napapanood, ilalagay ko na lang yung link niya sa description box. Pero ayun, ang dali lang naman niyang gawin. Ipag-mix mo lang siya yung dalawang ingredients na yon, and yun na, ayun, kahit hindi mo na panoorin yung video na yun na sinabi ko na, ganun lang kadali, or pwede din naman na si sugar lang and or si baking soda lang, or yung combination nilang dalawa, or kung ayaw mo naman na mga body scrub na mga DIYs na nabanggit ko, is pwede ka naman gumamit ng body scrub na favorite mo, like yung mga nabibili natin sa mga physical beauty store. Ayan, mga favorite nating physical beauty store like Watson's. Ayan. Marami naman doon mga body scrub, ayan, na mabibili. Pero medyo namamahalan kasi ako kasi may 82 pesos. Ayan. Medyo parang doon na lang ako sa ano, sa sugar. Ayan. 1 kilo na agad yung bibilihin ko. Hindi pa abot ng 82 pesos. Ayan. So, ayan, diba, pag gumamit tayo ng sabon, ayan, syempre, uunahin natin yung sinabi ko nga kanina, yung sa babang part ng katawan natin, yung paa, ayan, pataas, para hindi siya ganun yung kahit hindi. Mama! Hi, you say hi. Hi, everybody. Milk, daddy, please. Ayan, sorry sa ating pop commercial. Kasi gustong maglikot din ang aking baby dun sa ginagawa ng kanyang ama sa labas. Ayan. So, ayan, halimbawa ngayon, nakapagsabon na tayo and naibabad na natin yung kojic acid soap sa katawan natin ng 2 to 3 minutes and syempre, bago natin bandawan, i-scrub na natin siya para matanggal natin yung mga dead skin cells natin. Ayan. And wag natin gagawin yun sa face natin. Wag natin siyang ipababad ng 2 to 3 minutes kasi ano yan, syempre face natin yan kailangan. Iba yung treatment natin dyan. Mas ano, extra careful tayo dapat dyan kasi yan yung unang nakikita ng tao, di ba? Ayan. Baka naman sa kagustuhan nating gumanda, eh, mas lalo tayong magkaroon ng mga chelaling dyan sa face. So, huwag natin siyang ibababad sa face natin kasi possible masunog yung face natin. Ayan, lalo na pag na-expose tayo sa direct sunlight. Ayan. Pwede naman tayong magsabon nun, pero huwag natin ibababad sa face natin. Once na malinis na natin yung face natin, feeling natin malinis na yan, banlawan na natin siya kaagad. Ayan. And, ayan, pag gumagamit tayo ng kojic acid soap, ayan, kahit anong brand pa yan, ay huwag tayong magpapakababad sa arawan. Kasi nga, yun yung, ano naman na to, yung cons nito. Ayan, pag magbababad tayo sa arawan, syempre, mas madali niyang masunog yung skin natin kasi, di ba, natatanggal niya yung mga libag-libag natin dyan. And, ayan, mas madali siya masunog kasi nga, yung skin natin is baby skin. Ayan, yung pumalit dun sa mga dead skin cells natin. And, mas madali siyang masunog pag na-expose siya sa arawan. So, mas maganda na kung hindi naman natin maiiwasan na lumabas talaga ng house, is gumamit tayo ng sunscreen o sunblock. Ayan, kailangan talaga yan and very important yan, lalong lalo na ayan, pag meron tayo mga scars kasi
mangingitim lalo yung mga scars natin sa halip na pumuti. Ayan, and imbes na mapaganda tayo, mawala yung mga anik-anik natin dyan, yung mga gusto nating mawala, ayan, o pumuti tayo, eh mas lalong lalaki yung problema natin pagka gumamit tayo nito and nagpakababad-babad tayo sa arawan, ayan. And syempre, para hindi mag-dry yung skin natin, ito yung usually na nangyayari pag gumagamit tayo ng kojic acid soap, ayan, na nagda-dry yung skin natin. Kasi normal lang yun na ma-dry na yung skin natin, ayan. Ang kailangan lang natin gawin is gumamit tayo ng lotion, ayan, para ma-keep natin na moisturize yung ating skin, ayan. And syempre, yung lotion kasi yan din yung isa sa mga secret, ayan, para gumana yung mga ginagamit natin sa ating skin, ayan. So, ayan, sana nakatulong ang video na to sa'yo sa paghahanap mo ng pwede nating gamiting sabon, ayan, na makakatulong sa atin sa pagpapafade and pagtanggal ng ating mga scars, ayan. Yung kojic acid soap, ayan, kahit na anong brand yan, Mapabello man yan, o RDL man yan, o yung Kojisan, o kung ano-ano pa man dyan na hindi ko mabanggit, ayan. Ayan, ay ganun yung gawin natin para mas mapabilis natin yung pagpapafade ng ating scars kung ayaw mong gumamit ng mga DIY treatment. Ayan. If you find my channel interesting, you may consider subscribing. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to share it with your friends. Ayan. Para makapagpaganda din sila and makaawa tayo ng bonggam-bongga. Ayan. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye!